Lahat po ng bagay, it's been recorded, no? In heaven. Kaya po, naniniwala po ako ng mga bagay na ginagawa natin para po sa ating Panginoon, hindi po ito nawawalan ng kabuluhan. So let us proceed kung sa atin pong pag-uusapan. Marami po tayong pinaniniwala ang mga kwento, mga sabi-sabi, mga kababalaghan na kanila pong mga sinasabi, mga salita na atin naman pong naririnig. Pero paano po mga kapatid kung ang lahat ng yun, yung sabi-sabi nila, yung kanilang kwento, yung mga kababalaghang binabanggit nila at mga salita na sinasalita nila, eh lahat ng yun ay puro kasinungalingan. So therefore, nabubuhay po tayo ngayon sa kasinungalingan. Tama po ba mga kapatid? Sa Genesis chapter 2 verse 16, sinabi niya sa tao, ang Diyos po ang nagsasalita rito, makakain mo ang alimang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin o kakanin ang bungang yon, mamamatay ka kapag kumain ka noon. Very clear po mga kapatid, yung instruction po ng Panginoon. Dalawang beses sinulit, huwag na huwag. Dahil merong mangyayari sa iyo, mamamatay ka kapag kumain ka noon. Genesis chapter 3 verse 1. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Nakita mo yung word, totoo ba? Tumugon ng babae, hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. So malinaw din po mga kapatid kay Eva, kay Adan, yung pong sinabi sa kanila ng Panginoon. Kaya po, na-reiterate po niya, inulit po niya dito po kay Satanas kung ano ang sinabi ng ating Diyos. Pero ano po ang sagot ng kaaway? Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Dalawang tinig ang kanilang narinig. Isang totoo at isang kasinungalingan. Alin sa dalawa ang kanilang pinaniwalaan? Yung kasinungalingan o yung katotohanan? Yung kasinungalingan. So the first step to sin is believing a lie. The first step to sin is believing a lie. Ang message po natin ngayon, pinamagatan ko pong huwag kang maniniwala sa kasinungalingan. Ulitin po natin muli, sabay-sabay. Huwag kang maniniwala para hindi po tayo mapaglalangan o madaya o malinlang ng kaaway na siyang ama ng kasinungalingan. Una, na dapat po natin gawin. One, bantayan mo ang iyong sarili. Bantayan mo ang iyong sarili. Kung alam mo na na iyon ay kasinungalingan o isang kasalanan, huwag mo na itong gawin o paniwalaan. Tingnan po ninyo ang ating Panginoong Jesus. Nung pilit po siyang pinaniniwala ni Satanas sa kanyang kasinungalingan, nung itempo siya, okay? Sa Matthew chapter 4 verse 1, nang tuksuin po ni Satanas si Jesus, paano po niya naingatan ang kanyang sarili na hindi po siya nadaya? Lahat po ng isinasagot niya sa ibinabatong kasinungalingan ng kaaway, it is written. Nasusulat. Lagi po ang binabalik po niya doon sa pinupukol sa kanya ng kaaway, it is written. Why? Sapagkat ang salita lang ng Diyos ang katapat po ng kasinungalingan. Agree kayo? Ang salita lang po ng Diyos ang katapat ng kasinungalingan. Bakit po ang salita ng Diyos? Tingnan po natin. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang
Yun po, tanging ang salita lang po ng Diyos ang totoo at may katotohanan. Aside from that, meron na po yung halong kasinungalingan. Amen. So ano po ibig kong sabihin dito? Dapat po nating paniwalaan ay kung ano lang ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. At hindi po kung ano yung ibinubulong ng kaaway sa tenga po natin. Kaso may pagkakataon na sinasang-ayunan po natin yung kasinungalingan niya na kasalanan din pala. Dahil iniisip natin, tama lang yung ginagawa po natin. Yun po ang ating pong pananaw. Tama lang. Bigyan ko kayo ng good example nito, mga kapatid. Yung pong forgiveness o pagpapatawad, tanong ko po sa inyo, yun po ba ay kasalanan na pag hindi tayo nagpatawad sa mga taong nakasakit sa atin at nagkasala sa atin? Is it a sin not to forgive them? It is a sin, right? Kasalanan po, okay? Bakit hindi po natin sila mapatawad kung alam natin na tama pala ang magpatawad? Bakit? Di ba? Kasi ang pananaw natin, tama lang din kasi na magdusa sila sa bagay na ginawa nila sa atin. Tama po ba, mga kapatid? Yung ma-realize nila na mali sila. Kaya ano po gagawin natin? Hindi po natin agad sila papatawarin. Eh, totoo naman po ito, mga kapatid. Alam naman natin na mayroon silang pagkakamali. Kaya kailangan nila ng forgiveness. Tama po ba? Kasi kung wala naman silang pagkakamali, hindi nila kailangan humingi ng tawad. At hindi natin kailangan magpatawad sapagkat wala naman pong pagkakamali na nagawa sila sa atin. Pero kung mali daw sa atin na may nagawa silang pagkakamali sa atin, then either way, yung tao humingi ng tawad o ikaw na ginawa ng kasalanan ang magpatawad. Amin po ba, mga kapatid? Pero tayo, mga kapatid, lahat po tayo, aminin mo natin. Ulitin ko, bakit mahirap magpatawad? Ha? Kahit po iyon ay utos na ng Diyos sa atin. Kasi may nag-uudyo na huwag po natin itong gawin. Alam niyo ba yan? Hindi niyo nanonotice. Akala niyo kayo lang yun. Pero ang totoo, may nasa likod nito para hindi po natin magawa na magpatawad advance doon sa tao na nakagawa sa atin ng kasalanan o pagkakamali. Tingnan nyo ano ibig kong sabihin. 2 Corinthians 6:10. Ang sino mang pinatawad ninyo, ipinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko kung mayroon man akong dapat patawarin ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo alang-alang sa inyo. Ano verse 11? Upang hindi tayo malinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mag. Tingnan niyo yung word doon. Upang hindi tayo malinlang ni Satanas at hindi lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Bakit po all of a sudden ay na-involve dito ang pangalan po nino? Ni Satanas. Eh, ang pinag-uusapan natin is about forgiveness. You see? Ha, kapatid? Kasi yun po ang gusto niyang mangyari. Na hindi rin po tayo makapagpatawad dahil kapag nangyari yon, pati tayo ay nakukulong sa bitag niya. At tulad po niya na hindi pinatawad, ganun din po ang mangyayari sa atin. Hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoon. Hindi natin maiisip yan. Na sa ganitong, sa forgiveness pala, nandun din pala ang kaaway. Aminin po natin, madali bang magpatawad? Lalo na yung matindi ang sakit na inabot sa kanyang kapwa. Madali ba magpatawad? Hindi. Totoo yun. Pero ang titingnan mo rito, mga kapatid, ay hindi po yung damdamin mo na nasaktan ka. Hindi. Huwag mo titingnan dito kung ano yung inilalagay na kaaway sa isip mo at ibinubulong sa iyong tenga. Ang tingnan mo rito, mga kapatid, ay kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon na may katotohanan na magiging pabor naman ito para po sa atin. Dahil yun ang inuutos niya sa atin. Mahirap, to be honest, napakahirap. Lahat tayo nasaktan. It's not easy. Pero kung iyon ang sinasabi sa atin ng Panginoon for us, na makalaya din
makalaya doon po sa bitag ng kaaway na siya po nagsasabi sa atin na huwag natin gawin, then we need to do something. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Bakit po kailangan? Tinan nyo, Mark 11:25. Kapag kayo mananalangin, patawarin muna ninyo nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ito nyo? O, yun ang gusto po niyang mangyari. Di ba? Tanong ko sa inyo, may mawawala ba kapatid? O yung pride lang natin ang iniingatan natin? Dahil ayaw nating ibaba ang sarili natin. Sila nagkamali, bakit ako ang kailangan lumapit at magpatawad? Lalo na kung hindi naman talaga humihingi ng tawad yung taong nagkamali sa akin. Pero huwag mo nang tingnan yung side na yon. Ang tingnan mo ay yung kalagayan mo sa harapan ng ating Panginoon, sapagkat kung ano sinasabi niya, yon ang gawin mo, sapagkat may ipit ito sa atin. Amin ba, mga kapatid? Colossians 3:13, magpaumanhinan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Forgiveness is release. Siyempre, hanggang ako, kung ako nagkamali sa'yo, hanggang hindi mo ako pinapatawad, kapatid, nasa ilalim ako ng ano, ng puot mo. Nasa ilalim ako ng galit mo. At hindi ako papanatag, mga kapatid, sa buhay na ito kung alam ko sa sarili ko na may tao na namumuhi sa akin. Na pwede naman akong lumaya ron, asking for forgiveness, pero ayaw niya akong patawarin. Pero ang mahalaga, kapatid, ginawa mo yung dapat mong gawin. This is not for their sake. This is for your own sake. Can you imagine? Dahil lang sa kanya, double jopper dito ah, nasinaktan ka na. Dahil doon sa sakit, hindi ka ngayon makapag-release ng forgiveness, pati ikaw pupunta sa impyerno because of them. I will not allow that, mga kapatid. Kaya kung pinakamaganda, lumalaban mo ng loob mo, dahil yun ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, release them. Pinatatawad ko na kayo. Pinatatawad ko na kayo. Pero alam nyo kahit papano, mag-release man kayo ng forgiveness, tiyak, merong mababago sa relationship po ninyo. Hindi na po yun maibabalik tulad ng dati. Kasi meron na po siyang naging laman. Amen? So, number one, para po maingatan po natin, mga kapatid, ha? Yun, ingatan natin, bantayan natin ang ating mga sarili. 1 Peter 5:8, ano sabi ron? Diba? Bantayan natin ang kaaway. The devil is like a roaring lion seeking someone who, in whom he may devour. Lagi lamang po siyang ano, nandiyan. Kaya yun ang bantayan natin. Humahanap lang siya ng pagkakataon para po tayo ay kanyang siduin. So number one, bantayan natin ang ating mga sarili. Pangalawa, bantayan natin yung ating sinasabi. Dahil kung ano daw po ang sinasabi natin, pwedeng iyon ang mangyari. Kung ano sinasabi mo sa sarili mo, maging sa ibang tao, mga kapatid, dahil may kapangyarihan ang salita na lumalabas sa bibig ng bawat isa sa atin. Kaya kailangan daw po natin itong bantayan. Awikaan, ang buhay at kamatayan ay nasa dila, nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Life and death are in the power of our tongue. Marami tayong sinasabi na hindi natin alam na may epekto ito sa buhay natin o maging sa buhay ng ibang tao. At dahil hindi nga po natin alam yung epekto nito sa atin o maging sa kanila,
Kaya patuloy lang po tayo sa sinasabi natin at sinasalita po natin. Ang masakit minsan, doon po sa sinasabi natin, hindi na po natin ito kayang bawiin. Kahiyaan na. Tama po ba? Lalo na kung may prinsipyo kang tao, tapos hindi ka lang basta nagsasalita, at the moment na nagsalita ka, yun na yun. Na hindi mo minsan inisip na yung sinabi mo ay pwedeng maging kapahamakan mo o kapahamakan ng tao na nakarinig o na-involved doon sa bagay na sinabi mo. O ito, tingnan natin yung example, ha? Para mas makita po natin. Hukom 11. At nangako si Jephthah kay Yahweh ng ganito, kapag niloob nyo na malupig ko ang mga amunitang ito, susunugin ko bilang handog sa iyo ang unang sasalubong sa aking pagwe. Nakita po niyo yung statement? Lord, pag ako'y pinanalo mo sa laban nito, pinapangako ko sa iyo, sino mang unang sumalubong sa akin sa pag-uwi ko, susunugin ko bilang handog sa iyo. Ang tindi ng word, ano po? Tama ba? Sinalakay nga ni Jephthah ang mga amunita at pinagtagumpay siya si Yahweh. O nagtagumpay ba? Ayon sa inihiling niya, pero may pangako siya. Amen? Tingnan natin yung pangako. Nang magbalik si Jephthah sa Mizpah, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jephthah. Kaya sumasayaw sapagkat nabalitaan niya na ang tatay niya ay nagtagumpay, pero wala siyang idea na yung pinangako ay siya. Tignan niyo, kung hindi po tayo maingat, paano mo ngayon iniritrip yun? Tinupad ng Diyos yung pangako niya sa iyo ayon sa hinihiling mo. Tuparin mo rin yung sinabi mo sa kanya kung anuman yung ipinangako mo. At ito po ang nangyari. Nang makita siya ni Jephthah, hinapak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, anak ko! Kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ko kay Yahweh na ihahandog ko sa kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon. Tingnan niyo yung word, anak ko! Napakabigat naman ng ginawa mo sa akin ngayon. Siya pang may karapatang magsabing napakabigat. Samantalang yung bata, dapat sabihin ng anak, Tay, napakabigat ng ginawa mo sa akin. Wala akong kamalay-malay, in-involve mo ako dyan. Kita niyo kapatid, yung effect? Kasi minsan hindi natin tinitingnan kung ano ang pwedeng maging result nito. Basta lang makapagsabi tayo ng bagay na gusto nating sabihin, pero hindi natin iningatan paano kung ganito ang maging result. Doon sa iba na hindi nakakaalam. Di ba? Meron akong inaano rito. Tingnan nyo kapatid, di ba? Dinedemonstrate ko sa inyo. Tingnan nyo kung mababawi ninyo. Okay. Dumura kayo. Pag dura nyo ganyo, may tao, tatamaan. Higupin mo ba ulit? Eh kasi may tatamaan eh. May higup mo pa? Hindi na, right? Yun po ang word. Oras na lumabas sa bibig mo, hindi mo na kaya itong patakin, lalo na't meron ng so we should be careful, church. Madali lang ang magsalita. Madali ang mag-fabricate ng mga salita para lamang patunayan mo sa kanila na mayroon kang alam. Pero kailangan matalino ka at maingat sa salita na iyong binibitawan sapagkat meron lagi po itong epekto sa iyo, sa kanila. Sapagkat yun ay salita. Life and death. Are in the power of our tongue. Kaya mong bumuhay at kaya mong pumatay sa pamamagitan ng salita na iyong sinasabi. Pwede kang mag-encourage, pwede kang mag-discourage. Marami ang mga na-discourage na hindi na po nagpatuloy because of ano? Wrong choice of word. Pero marami po ang nabuhayan ng loob dahil sa tama ring pangungusap na binitawan sa kanila na kanilang narinig.
Subukan niyong pumunta kayo sa ospital. Dumalo kayo sa meron pong sakit. At sabihin niyo mismo doon sa pasyente, wala na ikang tumatagal sa ganyan. Bibihira ikang nakakasurvive doon sa iyong ano, sa kaso mo. Bibihira nakakasurvive yan. Sa tingin niyo, mangangarap ang mabuhay yung pasyente? Eh, pinatay mo na eh. Pinatay mo na sa bibig mo. Tama? Pero marami po, tinan nyo, kahit nawawala na ng pag-asa, pumunta kayo, subukan nyo. Kahit alam nyo na nawala ng pag-asa, pero pag kayo nagsasalita, ano sinasabi nyo? Kaya mo yan. Lumabang ka lang. Manalangin ka. Di ba? O yung tao naman ngayon, kahit gaganon-ganon na, ba, nung marinig ang salita mo, ba, palagang parang nagkaroon ng pag-asa. Eh nung marinig niya yung babayaran, ako nawala na naman yung pag-asa. Laki na naman eka ng bill. Di ba kapatid? Marami. Maraming mga negatibong word na pwedeng mag-discourage sa atin, magpababa ng moral natin, depende yan sa choices ng salita na hanapin natin. Amen? So, mag-iingat tayo. Amen? O ito pa. 2 Kings 7:1. Sinabi nila sa iyo, makinig kayo. Itong pinasasabi ni Yahweh, bukas ng ganitong oras sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng isang takal na harina o dalawang takal na sibada sa halagang isang pirasong pila. Abay, may nagsalita. Sabi ng kapitan, sa mga bantay ng hari, hindi magkakatotoo yan, sinasabi mo. Kahit pabuksan ni Yahweh ang durungawan ng langit. O ay sinabi po naman ni Eliseo, makikita mo ito yung mangyayari bukas, ngunit hindi mo matitikman. Nakita niyo, palitan nila ng salita. Makikita mo ikaw na mangyayari yan, pero hindi mo matitikman. Eh bakit kaya hindi matitikman? Tingnan natin. Ang kapitan ng pinagbantay sa pagpasok ng lungsod, nang magdagsaan ng mga tao, nasagasaan siya at namatay, tulad na sinabi ni Eliseo. Pagkat nung sabihin niya nga ni Eliseo sa hari, na bukas ay makakabili na ng dalawang takal na sibada o kaya isang takal na pinong harina sa halagang isang pirasong pila, ang kapitang ito ang nagsabing hindi magkakatotoo yun. Buksan man ni Yahweh ang langit. Sinabi noon ni Eliseo, makikita mong ito'y magkakatotoo ngunit hindi mo matitikman ang harinang sinabi ko. Ngayon nga ang nangyari nang magdagsaan ng mga tao, namatay siya pagpasok saan. Nakita po ninyo, with his own mouth. Sinabi na po niya kung ano mangyayari. Dahil yun ang kanyang sinabi at inayun na naman po siya ni Eliseo. Ano sabi ni Eliseo? Makikita mo na magkakatotoo ito pero hindi mo matitikman. Eh paano mo nga matitikman? Eh, nasa gasaan. Ito niyo kapatid? Hallelujah! Minsan, titingnan din natin kung sino nagsasalita. Kung dapat ba siyang paniwalaan o hindi. Amen. Pero mas pinaka-safe yung huwag ka na lang magsalita. Dahil anumang sasabihin mo, yun ay pwedeng mangyari sa'yo. The word you speak can keep you in bondage. From the abundance of the heart, the mouth speak. Amen po mga kapatid. Let's talk. Yun ang madalas natin sinasabi. Let's talk. Gusto niyo huwag magkasala? Don't talk. E paano kung kinakausap ka na? Sabi ng pastor namin, ng bispo namin, don't talk. Diba? Kapatid, kaya kailangan maingat. Pati sa sinasabi mo, ito ba'y kapakinabangan? Ito ba'y kakapulutan ng aral? O ito ay sinasabi mo lang na wala namang saysay? Kaya nga meron tayong ganitong word? Kwento na walang kwenta? At kung alam mo namang walang kwenta, bakit mo pa? Eh alam mo na palang walang kwenta. Eh kung sa'yo na nagkukwento, walang kwenta, hindi lalo na sa mga makikinig. Keep your mouth
Mantitindi niyong magsalita. Keep our mouth. Hallelujah, mga kapatid. Amen. And not only that, kung bakit kailangan natin ingatan ang ating pong sinasabi, tinan niyo sa Matthew 12. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya sapagkat ika'y pawawalang sala o parurusahan. Batay sa iyon? Akala po natin kasi hindi iyan pananagutan. Eh, ang dami na nating nasabi since then. Amen? At marami tayong sinalita na wala naman ding kwenta. Hallelujah. Eh, hindi naman natin isip pala na iyon pala, eh, pagbabayaran din natin sa harapan ng ating Panginoon. Yung sinasabi natin, salita, eh, lalo na siguro yung mga mura. Yung mga sumpa na binibitawan natin sa bibig natin. Ha? Lalo na kung ito ay patungkol sa mga anak natin. Aba, eh, halos wala nang ulo yung mga anak natin kung pagsabihan natin. Di ba? O, lalo na kumisyan yung asawa natin. May mga salita rin tayo na binibitawan sa asawa natin na minsan na ano, nakakasakit. Na para naman sa atin, we don't really mean it. Pero sa nakarinig pala, it hurts. Kasi minsan ikaw na nagsasalita, hindi mo iniisip kung ano ang nagiging dating doon sa sinasabihan mo. Sa'yo parang wala lang. Yung sinasabi mo ay pagtatama o pagtutuwid. Kasi meron kang gustong i-convey sa kanya na ginagawa niya na parang hindi maganda. So, i-remind mo siya into something na magsasalita ka. Yung manner ngayon ng pagsasalita mo, hindi mo alam na yung pala ay nakasasakit din sa damdamin niya. O, kaya lang naman mararamdaman mo nakasakit ka kapag nakita mo na iba na ang mood ng nakausap mo. O, nasaktan ba kita sa sinabi ko? Hindi. Pinatay mo ako. Tama? May mga ganun eh. Pero hindi natin sinasadya. Hindi natin alam na yun pala ay pwedeng mangyari. O, liable ka ron. Accountable ka ron. What do you mean by that, Bishop? Huwag na lang po tayong magsalita kahit may nakikita tayong mali. Hindi ko sinasabing huwag mo sabihin yung kanyang pagkakamali. Pero meron pong tamang salita na hindi naman po offensive ang dating doon sa tao na iyong Bishop, ang dami ng beses. Ilang beses na kung naiintindihan niya sinasabi ko, siguro, naku, bumauna. Eh, hindi pa rin naiintindihan eh. Paano kung yung kinakausap mo ay mahinang umintindi? Ano gagawin mo? At nahihirapan na ang loob mo, ipaunawa rin sa kausap mo. Pipilit mo siya? Pipilit niya? Parang wala na akong kausap sa bulwagang ito. Ipipilit niya kausap niyo? Sa kausap niyo? Napakahirap, kapatid. So kaya ngayon, ikaw ngayon ang mag-a-adjust. Kung mahina siya na umunawa at umintindi doon sa bagay na ipinapaunawa mo, kailangan ikaw na lang umabot. Amen? At kung meron ka mga ipinagagawa rin sa tao at alam mo na hindi niya magagawa at once, ikaw na lang ang gumawa, huwag ka nang mag-utos. At least wala ka pang salita na nasabi na nakasakit ka sa damdamin ng iba. Are you with me? Ano yung una natin? Para po makaalis tayo, hindi tayo mabitag ng kaaway. Ano yung una? Bantayan natin ang ating. Pangalawa? Bantayan natin ang ating sinasabi. Pangatlo, ano sa tingin nyo? Bantayan ng bahay? Ano sa tingin nyo? Bantayan ng gawa? Proverbs 23 verse 7, "For as he thinketh in his heart, so is he." So what he thinks is what he really is. Kung ano iniisip mo, kung ano ang laman ng isip mo, yung ka.
Base dito, ah, mga kapatid, ha? Totoo nga ba ito? Tingnan po natin in a biblical perspective or viewpoint. Tingnan natin kung totoo po ito. Bilang 13:27. Ang sabi nila, tingnan nyo sabi, ha? Pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malakas ang mga taga roon. Malalaki ang lungsod at makitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Ito po yung mga spy na pinadala po doon sa kabilang panig. Okay, para makuha yung report kung nakahanda na silang lusubin. O ito, verse 31, para maintindihan natin. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sabi nila, malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni anak. Mga tipaklong lamang kami kung iyahambing saan. Sino may sabi na sila ay parang tipaklong kung iyahambing? Yung hubang kaaway nila o sila? Ah. Sila po ang nag-isip noon, ha? Sila nagsabi noon. So therefore, kung ano iniisip mo, nagiging iyong ka. Inisip mo na lagi kang magkakasakit. Ayun ang mangyayari sa iyo. Iniisip mo na lagi kang madidisgrasya. Eh, posible na yun ang mangyari. Iniisip mo na mahina ka. Mahihiyain ka. Ano sa tingin mo kasunod? Wala ka nang gagawin kasi tinanggihan mo o tinanggap mo na ganun ka. Kung ano yung ipinapalagay mo sa sarili mo ayon sa iniisip mo, nagiging ganun tayo. Amen, mga kapatid. E paano mo malalaman kung anong kakayahan mo kung wala kang susubukan sa positibong pananaw? Sasabihin mo na lang, eh, mahihiyain ako. Lagi na lang po bang ganun, mga kapatid? Kailangan positibo ka kahit nakikita mo na parang walang pag-asa. Isipin mo, meron. Laging merong pag-asa, lalo na't alam mo na meron ka namang Diyos. Amen? Huwag maging negatibo, mga kapatid, ang ating pong kaisipan. Ganun po ang inisip ni Joshua at Caleb. Totoo po na may mga higante, ha? Totoo po na malalakas po yung mga naroon. Pero hindi po nila inisip na yung pong mga tao na yon ay hihigit sa kakayahan ng kanilang Panginoon na pinaglilingkuran. Tama po ba, mga kapatid? Ang Diyos gustong pumapatay ng higante. Pinatay niya si Goliath sa pamamagitan nino. Kaya walang problema kung higante man ang naroon, kung malalakas man ang naroon. Ang lagi mong iisipin ay ito, mga kapatid, tingnan nyo. Children, you belong to God and you have defeated these enemies. God's Spirit is in you and is more powerful than the one that is in. Masigit daw na makapangyarihan yung Diyos na sumasa atin, yung Espiritong nasa sa atin, more than saan? Sa Espiritu na narito sa sanlibutan. At yun ang ating pong kaaway. Lagi natin ilalagay yan sa isip natin. Huwag tayong ma-intimidate sa mga bagay na ano. Sinasabi lang sa atin ang kaaway. Wala kang kakayanan. Hindi mo magagawa. Huminto ka na lang. Huwag ka nang mangarap. Huwag ka nang magpatuloy. Kasi mabibigo ka lang. Tingnan nyo kasinungalingan. Di ka nagagaling. Kapatid, sino may sabing hindi ka nagagaling? Kapag sinabi ng Diyos na ako ang iyong kagalingan at talagang niloob ng Diyos na pagalingin ka, may imposible ba sa Panginoon? Wala. So, doon mo lakaran. Lord, hindi po ako nangahawak sa mga sinasabi lang ng mga tao, ng mga siyensya. Hindi ako naniniwala lang sa dinidikta ng isip ko, sa sinasabi ng damdamin ko. Pero pangahawakan ko kung ano ang sinasabi mo at kung sino ka sa buhay ko. Amen? Amen?
Yun lang yun. Diba? 39 verse 7, pag binasa nyo ang awit, 39 verse 7, nasaan bang pag-asa? Ang pag-asa ko, saan ko makikita? Sa iyo o aking Diyos, meron akong pag-asa. At napakasarap, eto. Alam niyo ba kapatid, ang masarap na ilagay mo ang sarili mo ay yung lagi kang umaasa. Sapagkat ang umaasa, mayroong inaasahan. Amen. Ang mabigat kapatid, eh yung totally na mawalang ka na ng pag-asa. Kapag nawalang ka na ng pag-asa, nako, yan po yung pinaka-desperate situation na pwedeng ma-encounter na isang tao. Amen ba mga kapatid? Ulitin ko ito. Yung pong mga nagpapakamatay, sa tingin nyo, nakakita pa yon ng pag-asa? Hindi na, right? Hindi na. Dahil kung may nakita pa yung kaunting pag-asa, hindi po yun magpapakamatay. At ang masakit ito, ang isang tao na nagtangkang magpakamatay, maging sa Diyos, hindi na po siya umasa. Yon ang pinakamabigat na pangyayari sa buhay ng isang tao kapag dumating na po tayo doon na gusto mo nang mamatay at yon ang iniisip mong gawin. So, Kolosas, mga kapatid, ito ang sinasabi ng Panginoon. Think about what is up there, not about what is here on earth. Philippians 4:8, finally, my friends, keep your mind on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yan daw po, mga kapatid, ang dapat na maging laman ng ating pong kaisipan. At hindi kung ano-anong bagay ang iniisip natin na nagpapahina sa atin, na nag-aalis ng pag-asa, nagpapahina ng loob, nagbibigay ng takot at pangamba sa halip na pagtitiwala sa Diyos. So, yan po ang inilalagay ng kaaway sa ating kaisipan. Amen. Yung iba naman, again, gaya ng binanggit ko, in advance, yung iniisip nila, tapusin na kung ano man yung paghihirap nila. So, hindi daw po dapat ganitong maging pananaw. Kaya nga sa topic po natin ngayon, bantayan natin ang ating mga sarili, yung ating mga sinasabi, maging yung ating iniisip, dahil diyan, mga kapatid, lahat ng gagaling yung bagay na gusto nating mangyari. Huwag nating pakikinggan ang kasinungalingang tawa. Amen? Huwag nating pakikinggan ang kasinungalingan ng kaawa. And here is my conclusion. You will know the truth. And the truth will set you free. Now here is the challenge and the catch. If the truth will set us free, so what is a lie do? Keep us in bondage. Kung yung daw pong katotohanan ay nagpapalaya sa atin, baliktarin natin, ano sa tingin nyo ang pwedeng gawin ng kasinungalingan sa buhay natin? Keep us in bondage. Manatili tayo na nakakulong doon sa kasinungalingan. So kaya po mga kapatid, huwag tayong makikinig sa kasinungalingan, huwag tayong papailalim sa kanyang kasinungalingan, kailangan lumaya po tayo mula rito. Amen? Huwag tayong, ano title natin? Huwag kang makikinig saan? Lagi mong titingnan kung may bad report sa iyo, kung may nagre-report sa iyo, tingnan mo muna, yun po ba ang tama na sinasabi ng salita ng Diyos? Doon natin basihan kung valid
Yung pong sinasabi, dapat po natin itong harapin. Di ba? Huwag natin naman takasan. Harapin natin at kung anong pwede natin gawin. Kung sinasabi natin may halong kasinungalingan at pwede naman natin itama yung kasinungalingan na naririnig natin, dahil po gawin natin. Huwag natin padaigin o panaigin ang sinasabi ng kaaway sa buhay po natin. Amen? Mga kapatid, listen. May tinig. Meron tayong mga naririnig. May mga bumubulong sa ating kaisipan. Titingnan ninyo. Bago kayo mahakbang, bago kayo magdidesisyon, titingnan natin, i-advance nyo ang isip nyo kung gagawin ko ba ito, ano ang pwedeng maging resulta nito sa buhay ko, sa buhay din ng tao. So pag nakikita nyo hindi magiging maganda, then pag-isipan pa rin ninyo. Ipag-pray ninyo. Gabayan tayo ng Panginoon kung ano maganda na dapat natin gawin kung meron tayong ma-encounter na gano'n. Amen? Ang kapatid, ulitin ko, bantayan natin ang ating sarili. Bantayan natin ang ating mga sinasabi at bantayan natin ang ating pong iniisip. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us all bow down. Let us pray. May the Lord Jesus Christ keep our lives and deliver us from the pangs of the enemy. And He arise us like an eagle as we wait on Him. And we shall soar high in the power of His love. The Holy Spirit makes our heart rejoices and we are healed, delivered, and saved from all negative forces. The Lord Jesus Christ holds us close, surrounding us with His love, and draw us to His side today. I pray that our family be surrounded with His marvelous kindness, that He put a canopy of blessing over us and everyone we love. You shall declare that you are strong and you are rich, because of the magnificent doing of our God in our lives. Taas po natin ang ating mga kamay for the blessing. By the answering grace of our God, the Father, and the healing love of Jesus, our Lord, and the ever-welcoming anointing of the Holy Spirit, flows to you and to all our families today. In Jesus' name, amen. I love you with the love of the Lord. See you next Sunday. God bless you all, mga kapatid. Ang palain po kayo ng ating Panginoon.